Ayan na mga kaibigan, game number 3 and it's TNC versus Fnatic Grand Finals Best of 5 ESL 1 yes, Katowice. Yes, so, ayan, nag-aisang grabe, sobrang dugo nung game 1 natin tapos yung TNC hindi naman sila nagpahuli and bawing-bawi nung game 2 and game 3. Game decider kung sino yung kumbaga lalapit for these finals ng ESL na to. Pag nanalo ka ng game 3, isang panalo na lang, yes, eh kayo nang pupunta ng ESL 1 major. Mm-hmm. Kasi game 3, may halong kaba na yun eh. Kapag mga game 1, game 2, okay lang yan. Nanalo naman tayo ng game 1, kumbaga maraming pa tayong game na susunod. Pero pag game 3 talaga, medyo kinakabahan na yung mga yan. Ayan. So Shadowfiend and the Tiny para sa TNC, sinecure na agad nila dito. Yes. And for Fnatic, Clockwork and the Tinker. Shout out. Ayun, kami ng GF ko na si Miyake na Japanese. Nanonood kami ngayon sa stream nyo sa Tokyo, Japan. Bern Valencia. Hello, hello sa'yo dyan. Ayan. So ito at gusto ko, talagang na-surprise ako nitong first two picks ng TNC. Talagang dalawang court. Tiny Shadowfiend agad. Parehong paborito and yung paborito sa meta natin ngayon. Especially si Tiny. And yung signature na Shadowfiend ni Kuko. Tapos yung Fnatic deck, kinda counter yon nitong si Tinker since dahil nga yung sa Razer, medyo mahihirapan makapag-right click si SF. Pero, ewan ko guys, ewan ko sa inyo, nakita nyo na yung Shadowfiend ni Kuko talagang he won't let you down. And shout out TNC Premium Cafe Lacson UST Kame Jose. Hello, hello sa iyo dyan. And ano ba yung kataga? Nag-usapan tayo. Merienda yung usapan natin kanina eh. So, ayan, sa mga pag nasa internet cafe kayo, ano ba yung bira nila lunch ninyo? Ayun, salamat nga pala sa tubig. Ah, kami, sir, tanong. Kuya Nick, oh, ano na gusto natin merienda ishi? Tayo lang, kasi tayo naman na nag-cast eh. Ay, hindi ko alam. Ikaw, bahala ka na. Ayan. May tubig pa. Ano ba? Pizza? Sige, pizza na, pizza. Plus Mojos, boy. Uy! Mojos! Pizza Mojos. Alright. May Mojos pa. Ayun, Bochi, Canton. Ayun, Canton. Canton at itlog. Yun lagi, yan. Uy. Number one. Kasi parang pag Canton at itlog, alo yung na. Uy, lalo na yung gitna ng egg. Medyo ano pa, hindi ganun buo. Pero pag Canton din, herbs. Pansit Canton. Sa ating mga Pilipino talaga, hindi mo maiwasan pag-usapan yung pagkain eh, no? Oo. Talagang... Tsaka spicy wings daw eh, surf and turf, sabi dito. Siomay. Ayan, kaklasiko ata yung Jose Lacson. Ayan, Abu Dhabi, yun, may nagpapashoutout sa mga taga Abu Dhabi. Siomay at Canton, Snow Bear. Oh, lunch mo, Snow Bear? Ibay ano, ka. Ano ba yung Snow Bear? Yung candy. Candy! Uy, grabe ka naman. Taga-san ka ba? Marami kami dito. Ano ba gusto mo dyan? May ano ko, may spam pa ako. Gusto mo. I got you. Samyang, extra big with rice, kikiam fishball, tok neneng. Ayan. Uy, kikiam fishball, ang sarap. Hindi pa ako yung tuhog-tuhog. Uy, nasasawsawa mo yung mga pinagsawsawa ng ibang tao. Uy, grabe. Naalala ko, eto lang. Kumain ako ng fishball. Mm-hmm. Eh, pagsawsaw ko, pagtikim ko, walang lasa yung suka. What? Yun pala, na-realize ko, yung sinawsawang ko, yung panglilinis na yung sandok. Tubig, yung panglilinis ng sandok. Yun yung nasawsawang ko. Kaya sabi ko, ba't walang lasa? Grabe na. Oh, mamantika pa. Grabe ka naman. Yan, Ilocos Empanada, Bagnet, Mikmik. Ayan, Skyflake, Century Tuna, syempre. Eh, Mikmik, yun yung pag-inino mo. Maano ka, mauubo ka pa eh, no? Yun yung vape namin noon, mga sir. Diyos ko. Yung mga beep nyo ngayon. Oh. Asensyado na yung mga kabataan ngayon. Dati tayo, mga kung ano na sa kalsada. Ngayon may mga computer cellphone na sila. Pero eto na, TNC, Bounty Hunter, Rubik, Disruptor para dito sa Fnatic. Mm-hmm. Nakita natin, Disruptor, eto yung parang Achilles heel ng TNC. Yes, totoo yan. Yan. Angel's Burger. Yung college siya, Angel's Burger. Rapsi. Ayan, kwek-kwek. Lechon baka, yung tigpiso. ibang klaseng lechon baka yan, ha? Masarap yung ano, yung bangus. Yung nagpipiso. Pag wala kang pera, pwede na yun. Ano ka lang, bangus. Suka lang, tas yun kanin. Oh, pwede na. Shout out sa mga kakosa mula sa Muntinlupa, New Bilibid Prison. Uy, nanonood ngayon. Hello dyan, ha? Shout out sa inyo dyan. Top noodles. Talaga mga Dota Lords. Eto, Abaddon, yung magiging pick dito ng Fnatic. So at again, game number 3. I mean, game number 3. And Fnatic, something new para dito sa lineup nila. They have the Clockwork, Tinker, Disruptor, Abaddon.
Pero ewan ko lang, kailangan nila na isang core na yung talagang papalo talaga. Kasi pag pinipili mo si Abaddon, maganda sa kanya yung third skill niya o yung passive niya. So tignan natin kung sino yung carry na talagang mag-amplify ng hero na to. I mean, malakas din naman yung apotek niya, maganda siya sa track para matanggal mo agad yung track noon, yung heal din niya at the same time. Pero kasi sa mga sitwasyon na to, lalo na may bounty hunter ka, yes, lagi pinaparito sa layo yung vessel, yung upgraded ng yung urns mo. And eto, binan yung Wraith King, binan yung Terror Blade. They banned out the Shadow Shaman kasi nga sobrang nakakainis niyan. Yes. Kita mo naman yung kita mo yung Serpent Ward ng game 1 kanina. Kayang isolo kill si Kuku, mga sir. Binypass na yung ano eh, yung rocks eh, talagang ancient na. Tatapusin na yung game. Ayan, Mr. Vision Boss. Ayan, basahin nyo naman. Yun, ano yung gusto niya? Burb. Pandesal yung masarap. Uy, matik yan. Oh, sabaw sa kanin, kape, sabi ni Herbs. Tutsi, ayan, pabati dito sa Guam, loyalty. Shoutout sa inyo dyan. Uy, kamukha ko yung asawa mo. Ay, matindi yan. Maastig din yan. Pagaya ko, tingin ko, may potential maging Dota Lords din yan. So ito, Rodolph 1234, nurses ng Abu Dhabi. Shoutout sa inyo dyan. AM na yan. Chicken skin. Ayan, on the way na yung merienda, sabi ni Kuya Nick. Grabe. Woo! Naman. Yes! Iba't iba yung bigay. Guys, iba dito. Alaga. Baka luguman na yun. Mawalan ka na rin ng leeg, Ishi. Pagbalik mo dun sa US. Ay, usually, West kung pumunta ng US, dun ka tumataba. Ako sa Pilipinas, dun ako tumaba. Pabate, UM Davao, Bryanson 02, Luga with Egg. Ayan, LS ni Raven. Lifestealer ni Raven. Sabi dito. Uy, pwede rin. Kasi may bounty combination bounty din on, sila. May bounty hunter. Eto, Fanatic pick nila dito. Death Prophet? Tinker, medyo, Death Prophet. Medyo kakaibang galawan to. Siguro kasi yes, napansin nila yung ano eh. Medyo malakas din yung mid-game ng TNC. So kailangan nila na makasabay or makapag-trade off once na hindi nila kayang sabayan yung aggression ng TNC. Pero kakaiba to. Yes. Timber, merong Timber, 2 mid. Ayan. Pero medyo unorthodox tong pick dito ng Fnatic, ha? Mm-hmm. Kakaiba nga eh. Sinisip ko rin parang baka ang gawin nila si Abaddon yung maging right click damage kasi kulang sila sa right click eh. Yep. Si Abaddon, like he might go Radiance kung hindi man sila palarin, yung mga ganong type or right click damage SNY, pero parang ang hirap yata as an offlane. Kung yes, sa laning phase naman, hindi pa kasi nire-reveal ng TNC kung si ano ba talaga yung role ni Tiny dito. Ayan. So sino lamang sa series, even po yung series natin, 1-1. Alright, Fnatic taking game 1, TNC taking game number 2. Alright, ayun, East, Jetro, Q8, hello sa'yo dyan. Pero TNC, Lycan ni Raven. Maganda. Gusto ko to kasi yung pang-hold lang nila, yung hook, saka yung, ano eh, yung glimpse or yung glimpse. Ultimate. So kung wala yun, palong-palo to, etong si Raven. And we have, Tiny, then SF, and Raven na Lycan. Laking damage output kami from this. Malaking burst damage din yan kung mangyayari man. Pero wait lang, isang mabilis lang, Aaron Polio, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Nakita ko, subscriber ka pa rin sa channel ko. Yo guys, maraming salamat. Pa-plug ko lang guys, nag-stream din ako twitch.tv/ishipz if you guys wanna check it out. Ayun, Kim Pangers. Alright, hello, shoutout sa'yo dyan. Tiny offlane, di yan unorthodox meta ngayon yung DP safe, sabi dito ni Imaroon. Yan, shout out sa iyo. Thank you so much for anong server yan, Kuya? Anong server yan? Nakita, ginamit na ni EE nung nakaraan, sabi dito. Yan. So, easy TNC daw. Titingnan natin to. Makikita natin to, mga kaibigan. Pero eto na nga, game number 3. I'm General Tuna. At kasama ko ngayon si Ishi. And we'll be your casters for the rest of the series. Best of 5 to. So, mahaba-habang laro pa to. Tignan natin kung sino magdedictate ng laban na to. Pero ito na, simula ng game 3 natin. So, this time, mukhang wala yata tayong pause. Himala, wala nga pause. Pero ito na. Pakilala na agad natin yung heroes natin for both teams. It's Fnatic, Eternal Envy, sa kanyang Death Prophet, Abed sa kanyang Tinker, DJ Disruptor, Pylai Dai, Clockwork, and Ohio sa kanyang Abaddon.
Alright guys, aside naman ng TNC, si 1437 ang lalaro ng Rubik. Si Teams naman sa kanyang Bounty Hunter, Cuckoo, of course, Shadow Fiend, Raven on Lycan, and last but not the least, Sam H on Tiny. At eto, we have to give it to Sam H nung game 2. Yung mga dunk niya lagi, yes. Spot on. Isa lang yata yung nag-miss niya na dunk . Ang gaganda kasi nung call niya. Pero ganun talaga, pag melee yung kasama mo, talagang susugod at susugod sa'yo. And then perfect opportunity para kay Axe na mag-call or mag-counter-initiate, diba? Eto na, mga kaibigan. Steady goal tip lang muna tayo dyan. Ilan tayo dyan, Joma? Ilan? 6K viewers. Uy, shout out sa inyo dyan, mga brother! Announcer no, yung alien boss. Brother! Ang ganda ng kilay ni Ishiya. Oh, guys, pina-threading ko pa yan para lang sa inyo. Diyos coolers. Kala mo naman talaga. Nagiging babae ako pag lumalabas ako sa camera. Eh, pag pinanood yung stream ko, di nyo lang ako kilala. Ano naman dito si Teams, manginis lang. Kuha. Oy! Uy! Uy! No! Wait, wait! Anong nangyari? Nakuha ni Abed. Kala ko, didinay niya yung bounty rune eh. Didinay mo pa yung rune. Pero eto na nga, tigdadala dalawang bounty rune for both squads, and it's still Cuckoo and Abed taking both. Ayan, medyo malayo-layo yung lalakaran dito ni Abed. Pero no problem since meron naman siya Shadow Demon para tulungan siya mag-block ng lane. Si Team, sumaray-click pa dito, nangiinis. Ayan, sakit mo nung kwan nun ah. Sakit nung, ayan, Orb of Venom. Pero eto sa gitna, 1437 and Cuckoo. Mm-hmm. And up against Abed, and gustong mag-courier snipe dito ni Teams. Yeah, pero mukhang paparating na yata yung courier, makukuha kaya itong si Bounty Hunter ito. And dito naman sa taas, Pilai Dai with Ohio up against Raven. And dito sa may safe lane, it's Eternal Envy with the DJ up against Sam H na kumalahati yung buhay agad. Medyo, I feel like mahihirapan dito si Tiny since meron kang Disruptor and dalawang range yan, nakatapat mo sa lane as a Tiny. Kailangan mo talagang magandang positioning and everything para mag-survive lang doon sa dual combination ng Fnatic. Eto, Abed, nasa gitna. Tignan natin, last hits and denies. So, Tinker still at nil. Eto namang kuko natin. Ako po, may lift tayo nangyari. Right click lang muna, steady gold tab lang. Uy, grabe, nakita niya pa. Tinago kasi ni Abed yung ano niya, yung sentry ward niya sa may puno. Tapos na-predict pa rin yun nitong si Bounty Hunter. Kakaiba talagang galaw nitong si ano, si Teams. Dito naman sa may baba. Wala tayo passive lane dito. Ish. Kasi lahat ng lanes nag-aabang eh. Merong buff of first blood any minute now. Pero etong Raven natin, pulahan yung buhay sa may top lane. Kamuntikan pa dito sa combo ni Pilai Dai at Ohio. Oh, may lift! Para makuha yung bounty rune. Ang laki talaga ng investment na ginagawa nila dito kay Cuckoo sa Shadow Queen sa gitna. Kasi alam mo naman talaga na mananalo dito si Tinker. Pero wait lang! Ayan na yung Shadow Rays for TP's coming in dito sa may mid lane. Pilai Dai with the battery assault. Nahuli siya ng Cogs, mga kaibigan. Wala, hinihintay niya na lang mag-expire. Cuckoo below 50% health dito. Hahabulin ba ni Abed? Huwag na lang, Teams, yun din. Mara right click. Grabe, isang race na lang mamamatay na sana si Abed, pero yung battery assault to the last minute nitong si Pilai Dai, sobrang clutch, kaya hindi nakuha yung first blood ng TNC. Lapa, 2 minutes. Ito yung game 1 at game 2 natin, hindi slow-paced yun ha, kasi I think little before 2 minutes may na first blood agad, pero ito wala pa. Medyo chill muna tayo saglit. Yun nga, like I was saying, talagang pinaprioritize nila itong Shadow Fiend. Kasi pag Shadow Fiend talaga, medyo mahina yan sa first laning phase, lalo na't wala kang clockwork. So, yun, pinaprioritize nila. Medyo nagsasuffer nga lang ng konti itong hero ni Raven or itong offlaner nila. Pero sa kanila kasi parang worth it eh, since kayang-kaya naman ni Cuckoo o yung Shadow Fiend na dalhin ng laban. Naglalag ba daw tayo dyan, Joma? Pero nako po, 1437 nandito sa may top lane. Up against Ohio, pang nagpupulpul lang si Ohio dito ng creeps. Yeah, yun din eh. Since hindi naman kasi niya kayang ano eh, maipagsaba. Hindi niya kailangan maipagsaba yan doon kay Lycan kasi makakuha lang siya ng experience and level and farm at the same time. Kumbaga palong-palo na itong si Abaddon sa mamaya sa laban natin. And ito, 24 yung ating last hits ni Eternal Envy. We have 22 doon sa Abaddon and 40 NC naman, 15-14. Yung Shadow Fiend and Lycan respectively. Eto na.
second investment ng Sentry Wards para hindi na makagala pa ulit itong si Bounty Hunter nyo. Ako, nagbabantang first blood. Merong mangyayari. Pilai Dai hahabulin si 1437. Pero may boots nagamit ang kuya mo. Nagamit niya na yung lift niya pala kanina. Mm-hmm. So back na lang daw muna. Bailout na lang. Sandali mga sir. May paghabulan. The supportal combat. Maya na yan. Maya na. Hindi naman. Medyo... Nakukulitan lang eh. Kukulitan no? lang. Oh! May lift. Papunta ay kuko mga sir. Pero may battery assault dito coming from Pilai Dai. Kaso nga lang po. Yun lang. Walang cups. Isipin mo ah. Like, perfect opportunity na yung 4A kill. Pero since may merong laser etong si Abed. Or si, I mean, si Taker, hindi napakahirap kunin. Or mag-transition ng kill ng TNC. Unless makuwas nila ng wombo combo once na mag-rotate na etong si Tiny sa mid lane. And yung clockwork dito, pulahan ng buhay. And try nyo guys, i-refresh yung stream kung feel nyo nagla-lag. Pero si Pilai Dai! Naku po, inahabol ni Teams at biglang out. Biglang out. Hahanapin ni Teams yata yun eh. Yeah. Kung gusto niyang patayin, kailangan niyang hanapin. Kasi kayo na pa nang iinis ito si Bounty Hunter kasi malaking ano yun, malaking turnaround yun para sa TNC. Kung makukuha nila yung courier nitong si Tinker, kumbaga talagang mananalo na or hindi na mahihirapan pa itong si Kuko sa mid lane once na makukuha nila yung courier nga ng Fnatic. Ang Pilai Dai, sosolohin yung shrine dito ng bottom shrine ng Fnatic. Pero ito, ano ah, Henera, tignan mo, si Abaddon with 34-6, tapos naman si Death Prophet with 34-17. Kumbaga, yung offlaner, saka yung safe lane ng Fnatic, yung nagbubunga ng husto dahil nga sa ginawang try lane sa gitna ng TNC. Kailangan din mawi dito na Riven sa, in terms of last hits. I mean, parang ganun talaga eh. Siyempre, kailangan hindi mo naman kayang i-babysit sa lahat ng lane. So, pipiliin mo na lang talaga kung sino yung gusto mong i-prioritize. Kung lagman mga sir, pagpasensyahan nyo na ang PLDT. CTG68, shoutout sa'yo. And sa Zamboanga City. Medyo okay naman yung stream okay sa naman amin yung stream namin eh. Di naman naglalag eh. Baka sa PLDT talaga yan. Oh. Sa connection nyo yan mga sir. Try nyo lang guys, i-refresh, babaan yung quality. Baka maging ayos baka na. Maging ayos na, no? So, next game sa second series sa double header na, ay triple header for TNC. It's the Star Ladder Invitational Grand Finals. TNC up against Mineski sa kanilang best of three series. Ay, Diyos ko. Mainit na bakbakan. Yung spirit ng mainit ng bakbakan. Mainit. Doon kay Pai. Kaya na pa itong dalawang ano na to, support na ito. Nagkukulitan lang po eh. Ayun nga eh. Talagang kasi ganyan talaga pag support ka. Yung bounty rune ang kailangan mo i-secure. Kasi yun na lang yung source of income and mo. Gold mo at the same time. Source of income. Yeah, medyo... Yan, hindi daw naglalag. Sabi dito ng kaibigan natin. Oy! Si Sir! Oy, si Sir Mike! Diyos ko lang! Kilala mo ito katabi ko? Ayun, yeah, kilala niya pala. Grabe. So ayun nga, may nagpapashoutout kayo na from Hayward, California. Yo, sa mga tropa kong 510 guys, natira din ako sa Hayward around Hesperia guys. What's up sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa Wombo X Combo. Opo, ayan na naman pang zone out ni teams kay Abed. Pero tipis kami ngayon, kinancel na lang muna. So, ayan. Medyo wala pa tayo nakikitang bakbakan. Mahirap na naman kasi yung kill potential. Pero sa top lane, balak nilang kunin yung tier 1 tower sa taas. And kinumit na nga yung exorcism dito ni Eternal Envy. No contest coming from the side of TNC. May swap dito na ginawa yung TNC. Raven nandito na sa may baba. Para naman mabigyan siya ng breathing room, makapag-farm. And Eternal Envy will take the first tier top tower. So, ayun nga, wala nga silang magawa since online na yung ultimate Eternal Envy while si Lycan, kahit nasabi mo may ultimate niyan, kayang, though kaya niyang i-pressure yung tier 1 tower, hindi niya kayang tapusin like yung ginawa nung Fnatic. Kasi may backup siyang Abaddon eh, yung right click or yung passive damage niya. Also, nagpo-courier mo, tikna! Nakita pa ng dust dito si Teams, mahuhuli ng kinetic field. Abed is there, first blood after 8 minutes. Finally! Reto si Ohio, ginugo nila dito, cooldown yung barrel time, lalo na Sangre kinumit at makakabawi agad ng ang TNC dito with a kill on the Abaddon. Yeah, malaki-laking gold din yun since siya ngayon nanalo sa CS game sa top lane. Almost 250 gold ang nakakuha nun ng TNC sa kill na yun.
Pero ito, nangunguna sa net worth natin, Death Prophet. Sumusunod yung dalawa dito, it's Kuku and Raven. So, ito, tingnan natin kung makabawi ba dito si Abed sa mid lane natin. Pero mukhang maganda naman yung space na pinapakita, pero sa top lane. 1-4-3-7, ginugo dito ni Pylai Dai. Bat result is there, Glimpseback Teams is here. Pwede pa bang mag-drop dyan ng, si Kuku tutulong. And DJ is down. Hahabulin pa nila si Pylai Dai, pero hindi na daw. Wag na daw muna. Naging 1-for-1 pa yung trade na ako. Dapat si ano lang, si Rubik lang yung makukuha dun eh. Pero unfortunately, nice TP and recognition sa inyong Shadowfiend pero sa mid lane. Of course, na-recognize yan ng Fnatic and sila na rin yung nag-rotate at nag-a-adjust at the same time. Nakaamoy ng merienda daw si Sir Mike. Net worth mga sir, ano ba? Ha? Ah, kasabay mong bumili? Naku, ayun naman pala, basta merienda, automatic Sir Mike agad. Ha? May lechon kawali sa baba, tinanggihan mo. Si Sir Mike ka ba? Naku, grabe yun na. Grabe si Sir Mike, mga sir. Ha? Ito si Sir Mike. Inopera ng lechon kawali, mas pinili yung pansit canton. Wow. Grabe. Grabe. Lechon kawali na yun, sir. Pero pansit canton pa rin yung sayo. Kasi kasama daw niya tayo pag kumain ng pansit canton. Pansit canton, ayun. Oh. Pansit Canton is life, no? Wala, nakaka-cholesterol ba? Yung lechon kawali. Pero ito, kinumit na naman yung exorcism dito, Ish. They're going for a pick off. Eternal Envy. Nag-ahanap ng mapapatay. Pero si Raven, dun sa baba, napakasarap ng buhay. Parang kumakain lang ng lechon kawali. Nakakuha na yung Tier 1 Tower, pero si Eternal Envy, mukhang top lane ang binabalak nilang kunin dito. Pero medyo, do you think medyo early yung pag-commit niya ng exorcism? Yeah, think ko siguro may miscommunication din. Since balak yata nila gitna, pero since nasa top lane na si Abaddon, eh napupush na. Meron tayong TP side ng TNC. TP out, na-cancel yung TP dito ni Ohio. Kuku nandito na rin sa taas, mga kaibigan. There goes the Avalanche Cross Combo. And the Requiem by Kuku. Eternal Envy dropping low. Mamamatay si Eternal Envy. Borrowed time by Ohio. At siya yung magiging target dito ng TNC. They don't care. There goes the toss. Ohio, lalabanan dito si Sam H. Sam H, tatakbo. Eto na yung... ayun na yung toss. Mamamatay muna si Ohio. At si Sam H mamamatay din, and that's a double kill by Tims, a 1-2-3-3. Grabe, ang gandang counter initiation na naman once from TNC. Isipin nyo guys ha, laging Fnatic yung nagde-detect ng game. Sila yung nagpe-pressure ng lanes, ang ginagawa lang ng TNC, ina-abuse nila yung mga, yung mga greediness or aggressive ng Fnatic. So in the end, TNC, kind of coming back dito sa laning phase natin. Eto nagtanong ha, sinong ginawang lechon kawali? Si Kuya Nick, Alo, o General Tuna? Ako, nandito ako nagka-cast. Hindi, imposible ako yung ginawang lechon kawali. Mga sir. Alright? So, yun. Sino yung wala dito? Si Alo, nasa kwarto. Ayan. Pero ito, Laluna Sangre, kinumit na rin dito ni Raven. Maghahanap sila ng pick-off. Ayun, si DJ. May glimpse back. Kaso nga lang kung mamamatay muna si DJ bago makapag-glimpse back. Pero ako si Teams, papatayin din muna ni Pylai Dai. The Siphon onto 1437. 1437 dropping low. Hinahabol siya ng tatlo. Pero yung dalawa, and mamamatay si 1437. So 5-7 tayo mga sir. Mang kakaibang or parang game to gaming na naman to. Ah. Si Abed once again falling behind sa laning phase natin. And then yung other teammate niya yung nagkikreate ng space pa sa kanya. Unfortunately, nakakuha na naman siya ng TNC. Kasi alam nila na magja-jungle lang yan eh. Toss kay Ohio, laban ba? TNC, dito si Sam H at si Raven sa gitna, pero si Kuku tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm, nakakompleto na yung kanyang drums, and there goes the smoke, coming from the side of TNC. Papansin nyo guys ha, kahit sabihin nyo na ilang beses na nag-shadow pin si Kuku, every single game, iba-iba yung item choice niya, depende sa sitwasyon. This time nag-drum siya, alam niya na once na mag-online, makapick up sila na sa mabilis na kill, pwede sila mag-take ng objective, lalo na't maraming alaga itong si Lycan nyo. Pero eto, nag-aabang ha, nandito sa likod, yung si Iisama, Pylai Dai, and DJ Ohio magpapabait dito sa gitna. TP's coming in. Nandito na rin si Abed. Nagpiping sila mga kaibigan. Naghahanap ng magandang setup dito yung Fnatic.
pero wala na. Nasa kabilang side na naman ang mahaba. At once again, TNT, low-key predicting itong positioning ng Fnatic. Ako po, si Ohio yung ginaw. My lift, mga sir! Ayan na yung exorcism, kinumit na rin dito ni EE. Then, ako, tumatak po si SamH. He has to run, pero naku po, ayan na, kinumit na rin yung Baron Time. Requiem by Kuku. There goes the Avalanche Cross Combo. And my hook shot, kumunekta dun kay 1437. 1437, dropping low. Pero si Kuku, pumupugak pa rin dito. Naku, Pilay Day, mamamatay, haabulin. Teams, na track. At ayan na nga po, triple kill. 4-2 trade. Apat na kills yan, M7. Apat, possibly apat na track hold din yan para sa side ng TNT. Kasi yayamanin ako yun. Kumbaga, bawing-bawi dito si Raven. Kanina, kita nyo naman yung CS niya compared sa haba doon ngayon. Meron siyang level 2 book at may dominator pa at the same time. Eto lang ha, para kay Raven. May dominator at book plus dalawang wolves. So a total of 5 units yung kinokontrol niya. Yes. So matinding microhan to coming from Raven. I mean, oh, Raven nga. Pero may Siphon doon kay Teams. Kaso nga lang, TNC will secure the Aegis advantage. Mm-hmm. Yeah. Kain na kain ang race. Kain na kain. Pag tinamaan ka talaga ng unang race na yun eh, talagang iiyak ka na sa pangalaw dahil kasi yung damage over there, yung papatay. Pero yun, 1437 nga lang, mamamatay dito sa gitna. And eto yung collateral damage ng Fnatic. Alam nila na wala kasing ultimate itong si Lycan eh, kaya ang lakas ng loob ng Fnatic kahit na may Aegis of Immortal on TNT na mag-pressure and mag-teach itong Tier 1 tower sa gitna. Nakakuha na nga dito ng Fnatic, pero yung TNC taking it easy. Kuku, anong gagawin niya sa 3-4? Pwede niya siyang bumili ng Blink Dagger, pero, well, I think he's waiting for something. No? Magandang combination din naman kasi since meron naman silang stun at the same time. And so far, hindi mo, lagi natin napapansin na nabibigyan niya lagi yung damage niya. Hindi siya nahihirapan pumosition since meron kang Lycan na lagi nag-go in, nag-i-start ng teamfight, and at the same time, si Tiny din. Kumbaga yung dalawang cores niya or teammates niya nag-set up ng magandang positioning para sa kanya. Ito si Pilay Day, nag-battery assault, hoping to find a takeoff dito sa taas. Rocket flare. Abaddon, meron ng Vanguard. Ano rank ni Ma'am Ishii? Divine 4, mga sir. I love T-Vanguard, ayun. Butterfly, BKB, sabi dito para kay Kuku daw. Mm-hmm. Naglagay na rin sila ng Tinker Wards dito, ayan. Shadow Blade. Pero eto, Jame Vic Amortisado. Ayan, Ishii. Ayan, Jame Vic. Ayan, pa-shoutout. Kay Jame Vic, Ishii, pa-shoutout naman po sa Team EST here sa Masinag. Yo, shoutout sa inyo dyan, guys. Thank you for supporting Wombo X Combo. Maraming salamat. What up sa inyong lahat dyan. Ayan. So eto, Toledo City Cebu. Shoutout sa iyo, mga sir. Shadow Blade, si Kuku, this game for Tinker instead of Blink. Pero naka-queue yung Blink Dagger. Ito, pero nako sa may taas. TP's coming in. Nakakuha nga lang ng tower dito si SamH. Meron ng lift. Pailay Day dropping low. At yun na nga yung tinipi ni Kuku. Tinry niya pang i-delay eh, pero in the end, wala lang siyang magagawa doon. Kumbaga na-isolate na siya dito ng TNC. Ayan. Ayun, Arben 645. Woohoo! Ayan, sabi niya. Tuwan-tuwa. Ayan, kung gusto niyong ma-feature kayo dito sa channel namin na dun sa screen. Ayan. Yan lang po yung kailangan yung gawin. Comment lang kayo dun sa mga post na pinopost namin sa Facebook. Gaantay si Kukoy ng magandang requiem dito eh. Sobrang saktan. Magpupush dito yung TNC sa may top lane. Ayan. At isi pa siya naman po dito sa Hawaii. And mahalo sa inyo. Mahalo. What's up? Galing din ako dyan last summer bago mag-start yung school ko. Kamusta kayo dyan? Kamusta? And tower down sa side ng Fnatic. TNC will continue their siege, mga sir. Sobrang hirap na may glimpse back. Unfortunately, they're gonna be A-okay. Ayan. And eto yung TNC. They still have the Aegis advantage. And habang tumatagal, malaking lamang nila dito. 8K network key. So far, hindi pa natin nararamdaman yung presence dito ni Tinker ni Abed. Like sa game 1, nakita natin yung ano niya, yung broodmother niya. Game 2, yung PN niya sumakit din. Pero sa bottom lane, nakansin ni TP. Out na si Teams. Yun lang, maganda na yun.
Yeah, medyo dinelay lang niya. Wala nga lang siyang backup. Usually kasi, di ba, kapag Team Sam H, mandyan agad si Axe sa game to natin eh. Pero medyo malayo yung positioning ni Sam H dun. So, hindi niya na-backupan itong si Bounty Hunter. Ayun, sabi dito, 2-1 na this. Sabi ng mga kaibigan natin, if TNC ish mag-continue yung kanilang ganitong galawan, malamang sa malamang, they will take game number 2. Pwede yan. So, ayan. Si tama yata yung sinabi ng kaibigan natin kanina na yung EEDP. Pero ito, gusto nilang kumuha ng tower. May track. Eto si Tiny sa likod. Winalis si DJ. Pero may Spirit Siphon. Kuko with the Requiem. Pero naku, di na tuloy Requiem ni Kuko na silence siya mga kaibigan. Eternal Envy will be taken out. Pailaidai is dead. At si Ohio yung hinahabol. May borrowed time pa yan. There goes the toss sa Lobo. And Abed. Gagante ang Abed natin. Kaso nga lang si Ohio yung gustong kunin dito body ng TNC. Body block is real. Body block. Ito na. Pero ito, hinahabol pa siya ni Sam H. Ayaw pa siyang tantanan. May toss pa. May right click damage pa. Coming from Kuku. Susundan pa siya. Ligaw na troso. Hinagis. But still, Ohio is still alive. Binawi na yung Aegis of the Immortal. Grabe, ang habang chase nun. Pero it's a 3-0 trade. And plus track gold pa yun at the same time. Yes. So, shout out sa ating 6.9 viewers. Nagmerienda na ba kayo? 6.9 viewers, nagmerienda na ba kayo? Ayan. Ano ba bang mga pwedeng meriendahin na iba pa dyan? Bukod sa nabanggit natin kanina. Parang ang dami, pwede rin magkanin eh. No? Kung gutom na gutom ka talaga. Pero eto, Kuku, inahanap si Abed. Inahanap si Abed, oh. Mga kaisang requiem lang si Abed dito. Sobrang sakit naman. 36 souls para kay Kuku. Another Tinker Words na naman para kay Bounty Hunter. Kaya na, ganda nung pagkakanin niya. Pero hook from downtown. Si Kuku, dito na si Abed. Nag-TP. Nako po, Kuku, tatakbo. He has to run, but then I think mamamatay siya dito sa rocket. And si Tims nakita. Out na muna, uy, sir. Uy, sakit na pa talaga. Nahuli pa. Pero nandito si Sam H. Mamamatay ba si Abed? Oh, this is one more hit. Galing kay Sam H. And Abed is dead. Double kill ba? Nakapag-double kill ka. Ito, double kill din sa inyo. And Sam H. gumante ng double kill. Grabe, kumbaga, better be late than never, sabi nga ng mga supports dito ng TNG. Yung positioning kasi ng ibang heroes ng Fnatic, medyo malayo, whereas yung TNG, nandun agad sila since malapit-lapit sila sa shrine. And yes, it is. Teka lang, ayun ba yun? Alright. So, hindi natin nakita na patay ni Raven si Eternal Envy. We did not see, we did not notice. Mahilig yung bakbakan sa taas eh. Here we have DJ. Item check muna tayo abang wala pa. Ayan. Sinapak si Peter. Eto, item check muna tayo para naman para sa Fnatic. The Blink Dagger and the Yule Scepter para kay Death Prophet. Tinker Face Boots and the Blink Dagger. Magpa Aether Lens na. At pa kay Ohio, the Crimson Guard plus yung etong kanyang Dominator. Mga notable items natin para sa Fnatic. And guys, sa item ng TNG, si Rubik meron siyang Glimmer Kick, Arcane Rune, si Teams naman meron siyang Tranquil Force Staff, si Kuku naman meron siyang SNY Shadowblade Drums, Akila, si Raven naman, level 3 book na, tapos nagbigay na rin ng tawag dito, Pipe of Inside, Dominator, and si Sam H meron siyang Shadowblade, Blink Dagger, and Arcane Boots. Alright. So again, mamaya, second series ng ating triple header for TNC. TNC versus Mineski. Finals din ng Star Ladder, mga sir. So, LAN event pa rin yun. Pero nako, si DJ. Sobrang sakit. Walang nahuli sa Static Storm. Lalo na Sangre, kinumit na ni Raven dito. Gustong kumuha ng kill. He has to take a kill. Or at least, ayan, tower. Kinukuha dito ng TNC. So, grabe yung ginagawang dominance or pressure na binibigay ng TNC dito. Kita nyo naman guys, diving and almost to the tier 3 tower. Pero nag-pause dun or nag-break muna dun etong Laika nyo. And focus sa better objective. Pero si Eternal Envy. Envy, ginugo ng TNC. Kaso may hookshot dito mapapunta sa Laluna Sangre. Kuku, grabe sakit ng race. Eto pa yung Requiem mga kaibigan. Kinumit pa ilay, they will be taken out. Teams, kailangan niya na rin bumail out. Kasi nga po, konti na lang yung buhay niya. And TNC, nakuha na nila yung pwede nilang gusto. Pabor na sa kanila to. Ito rin problema sa Fnatic. Kulang sila sa lockdown kahit na magandang opportunity yon para sa kanila mapag-teamfight. Kasi nga,
walang ultimate itong si Lycan. Ang problema naman, wala silang panghabol. Like, meron silang glimpse back, pero wala ta si Disruptor Drone since na-pick off siya sa kanina. And yung ultimate, pero si Abed. Makikipag one-on-one kay Kuku. Oh, Abed, na-track ang kuya mo dito, mga kaibigan. Nakapag-blink out, Kuku. Oh, grabe. Sakit nun ah. Grabe. Abed, pulahan ng buhay. Pareha sila ni Kuku. Napakabilis ng microhand. Grabe naman yung mechanical skill doon ng 10k lords natin. School lords. Parang napakahirap gawin. Kumbaga sa mga situation, expect mo na makuha na ni Shadow Pinion. Pero kita mo guys, tiwala si Abed sa kakayahan niya with his Tinker. And yun na, naka-out siya just like that. Oh, nakita dito si Savage. There goes the Avalanche Cross combo. Kaso nga lang walang responde coming from TNC. And they will have to give this one to Fnatic. Roshan is already up. Ito na yung Spirit Vessel kay Clockwork. Up and running. Guys, 24 minutes into this game and 12k net worth ang lamang dito ng TNC. So, tignan natin. Maybe sa next Roshan, maging comfortable na sila mag-siege yung high ground. Pero one thing is for sure, pwede silang mag-mech creeps kung kailangan since wala ng outer tower itong Fnatic natin. Kailangan nilang kumuha dito. They have to go for this one. They have to go for the Roshan. Kung Fnatic ka, importante sa'yo to. Kung TNC ka, mas importante sa'yo to shut down or deal enough dito na para di na makapag-comeback pa yung Fnatic. Yes. So, ayan. Medyo chill-chill muna tayo sa glad. Maybe pagbuhay dito ni Sam H, bumakbak na naman itong TNC natin. Looking for Roshan or a pick-off kasi ayaw mo nga naman makakambak pa. Pero si DP kasi, at the same time, yung objective na dapat na ginagawa nila ni Abaddon, naudlot dahil nga ilang beses lang. Yung sa top lane, parang tingin ko isang malaking game changer yun. Parang yung network nila, binigay nila sa TNT ng ganun-ganun lang. Kasi patapos na yung ultimate ni DP and still nag-commit pa rin sila sa tier 2 tower. Siguro hindi nila na-expect na kayang-kaya silang i-burst ng ganun-ganun ng TNT. So unfortunately, yung advantage nila sa laning phase, parang biglang nawala. Ayan ang Tinker, yari na daw. Sobrang sakit nun. Kanina, nakita ko, sunod-sunod yung March of the Machines. Dito, ganun, no? Isang ganun. So, yun nga, Scout Ranger nga talaga itong si Teams. Kaya nasa Nick Assassin niya, this time naman sa Bounty Hunter niya. So, ayan. Naghahanap, Eternal Envy. Nagkamali ng pinasok, pero nako po, ayan, no? Nakuha pala. Balancer, no? Balancer. Sa lahat na napipick off ng TNT, lagi si Eternal Envy yung natatagpuan nila. Eh, no? Hindi ko alam kung kakawalan. Malas lang talaga si EE or maganda lang talaga yung galawan. Kasi hindi, vision din kasi at the same time ni ano eh, yes. Ni Teams. Kaya nakikita nila yung positioning nito mga heroes ng Fnatic. Roshan, mga sir. Nakuha na ng TNC yung Aegis of the Immortal plus the Cheese. So, Kuku will take the Aegis. Para dito sa TNC, importante itong game number 2. Para naman, lax na rin sila. Ito na nga, nag-drawing na nga si 1437 going into bottom lane. Mas gusto nilang i-pressure yung tier 3 tower sa baba since kanina pa nga pinupush nitong si Tinker. Yung wave. Meron ng SNY dito si Kuku going for the 4 staff. Then looking at a vision naman natin. Ang ganda, may high ground vision pala itong TNC sa location. Pero si Disruptor nakakuha ng isang mabilis nitong Shadow Pinyo. Sobrang bilis. Ito si Abed, lumalaban. Yan mo, dalawang, kung lang yun ha. Dalawang rocket lang yun. So, think ko yung mga 3 minutes or 4 minutes na lang natitira bago mag-expire yung Aegis of Immortal. They need to make something happen kundi maghihintay na naman sila dito. Since walang Disruptor, this could be a good sign para sa kanilang mag-siege na ng high ground. You just gotta pick one spot, pero syempre, Tinker pa rin yan. Bigyan mo pa ng Death Prophet. Ang hirap mag-siege ng high ground. Ito, brute force yata. Brute force ba ng TNC? Lalo na Sangre, Kinumit, Raven. Lalaban mga sir. Pero naku, kailangan bumail out ng TNC. Requiem B na to. Ito na. Eternal Envy will be taken out. Ohio with the Borrowed Time mga sir. Ito na yung Teams with Track. Pilot Eye mamamatay. Meron ng Crimson Guard. Kinumit. Pero naku, si Ohio being chipped away by the Wolves. Ano, mga atoms ni Iguan. Oh, no. Samage. Lumaban. Si Samage pumasok. Grabe, ang lalim niya naman doon.
Sobralalim naman yun. So, naging 1-for-1 ang trade natin dito. Looks like mahihirapan na naman mag-siege ng high ground since buhay pa ang Tinker sa side ng Fnatic. Ito talaga nakakainis kapag may Tinker sa lahat ulo, ng laban. Napakahirap mag-siege ng high ground. Tapos na. Nakakuha na ng TNC. And Hurricane Pike on to Kuku. Tama ka nga, Ishi. Yun yung asim nun, Sir Sam, sabi dito. O nga, nagulat nga ako bakit may time. Tingin ko nag-scout siya or tinatry niya. I think tinatry niyang kunin siya, no? Si Tinker para matos niya papunta sa kakampi niya. Matos papunta sa TNC. Pero wala. Yes. And nahuli na yung kakampi niya. Yan, layo na ng positioning. So, in the end, he had to pay up with his life. Pero eto lang ha, pag if you're TNC, they have to end this series as quick as possible. Kasi minsan, kumikik-in na rin yung fatigue eh. Mm-hmm. For yes. TNC. Eto, nakakuha pa ng Arcane rin dito. Si Kuku plus Ages of Immortal, tignan natin, should be down soon. Nakita niya si Ohio sa bottom lane. Pinapalis niya, get out of here. Yung Rubik, may Aether. Let's hook shot, won't connect onto Kuku. Nandito nagsama-sama Jutsu yung Fnatic. Pero si Kuku wala na dyan. Wala silang detection. Nagping. Pero wala na. Wala nga silang detection. So, ayan. Looking at a vision naman natin dito. Mukhang sa top lane, heavily scouting itong malapit din sa may tier 3 tower while yung TNC talagang sobrang komportable nilang mag-advantage dito sa... Oh, my left, Ohio. May borrowed time pa yan. Uy, plus my Crimson Guard. Eto na yung toss. Ohio, dropping low, my stun. And Ohio is down. Eto na yung gem, kukunin na nila. Malaking bagay yan para sa yung TNC. BKB na ngayon, si Kuku. Hatid na lang, pero ibu-brute force talaga nila to, Yishi. Papasukin nila yung third tier bottom tower and they successfully take it out. Buyback status na lang yung kailangan natin ditong i-check. Dalawa lang yung may buyback dito sa Fnatic pero TNC will successfully take the bottom lane. Kuku, grabe naman yung ginagawa mo, sir. Yes ba? Ay, eto na nga. May BKB. May Aegis of the Immortal pa yan. Malakas yung loob eh, pero mukhang mag-out na sila. Since wala ng BKB dito, etong si Kuku and for sure mag-expire na rin yung Aegis of Immortal. So, they don't wanna risk it kumbaga. Yes. Major. Yes po. Major. So, ito yung kinagandaan sa TNC. Hindi sila nag-greedy, kumbaga napansin nila kahit na may 20 seconds pa, hindi nila dinadamage yung tier 3 tower knowing na pwede naman nilang kunin yung shrines, which is really important para sa side ng Fnatic, lalo na at meron kang Tinker sa side dito ng Radiant. Ito na, babawiin na ni Roshan yung Aegis. Ayan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-aantay na naman ng Aegis of the Immortal itong TNC, pero yung Tiny natin, kakakuha niya lang ng SNY. Teams, ayan o, sinascout si Abed. Kitang-kita, pero Lycan, may BKB na rin. Oop, kinuha niya yung bounty. Na-track. Medyo, eto na, si Sam Asia, kanyang awombo combo. Usually, silang dalawa lagi magkasama yes. Pag sa mga gank, eh, no? Pero mukhang out na. SF. Yun. Tignan natin kung ano yung next item dito ni Sharukin. They could wait for the next Roshan ulit bago sila mag-siege ulit ng high ground. Pero mukhang Fnatic, they need to make something happen. Oo nga pala yung sabihin ko, yung pinoint out ng chat natin, walang right-click damage itong Fnatic. Yung isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan sila. Kasi si Eternal Envy eh, talagang lambot. Ilang right-click lang plus wombo-combo kay Tiny. Kumbaga parang feeling ko si Abed lang yung magiging damage na yung Tinker. Which is, hindi pa nagkaroon ng masaganang lane. Laning pace, kumbaga. So, yes. Ito, ngayon pa lang sila nakabawi, ngayon pa sila nagkakaroon ng item, kaya, yun nga, medyo underwhelming yung damage galing sa Fnatic. And eto lang, ha, TNC versus Mineski, alas 8 pa po ng gabi, to give way dito sa grand finals ng Fnatic at TNC. Alright, so now move, according sa page ng TNC, it's 8 o'clock pa po. So, kuha-kuha lang muna ng ward, reward lang muna. And eto na, net worth-wise, Kuku and Raven, respectively, yung nangunguna dito. And they lead with 21,000. Si Teams, eto na naman. Pinipredict niya, tinamukasan 4 pesos si Abed. Ayan.
Pero medyo masakit yan. Eto na. Narinig niya. Oh, oh, nakapag-blink! Nakapag-blink agad. Ayan na naman. Eto na, nag-wipe na. Ayan na, nakakita na nga mga sir. And Abed is down. May buyback siya dito. 60 seconds. Grabe talaga. Buyback agad ng Tinker. Di pwedeng hindi. Hindi nila pinatagal. They have to fight this, mga sir. Pero naku, ayan na yung toss. Static Storm Kuku. Binabanatan si Abed dito. DJ will be taken out. Abed, kailangan niyang umatras. Pag na-dive back to, tapos. And Abed is down. Fnatic will lose their Tinker. Eternal Envy is down. And this will be a full team wipe. But GG will be called before pa mamatay si Ohio. TNC will take game number 3. And I think bigyan natin yun kay Teams. Oh, na kung hindi nga nakita si Abed doon, hindi yun mamamatay. Hunter, ilang beses siya naglagay ng scout. Kita mo naman, pinipredict niya yung movement dito ni Tinker. Kung mga mag-TP na, pumunta na agad siya sa puno para nga makita. And finally, nandun si Kuku on the right time. And yun, daw. That game changer ended the game just like that. And it's 2-1 na tayo, Ishii. Yes. Can TNC close out the series 3-1? Or makakabawi yung Fnatic at magi-game 5 tayo. Yes. Ito yung mangyayari dito, Ish. Naaabangan natin yan. Abangan natin yan mamaya. Huwag kayong alis dyan. More Dota action coming your way. We will be right back right after this, right here at Wombo X Combo. Hashtag ready 24/7. As far as I remember that you made me cast a game for the first time. And dahil sa'yo, no, nandito na ako. So I'd like to thank you so much.